Praise God. Salamat niyo kami mga kapatid. Isaiah 55 verses 8 hanggang 9, mga kapatid. Habang inaantay natin mga kapatid, praise God, kumusta po kayo? Verse ano pa ito? Verse 8 hanggang 9. Babasahin po sa atin ni Hanaru. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip. O ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sanay? Sanay? Isaiah 55:9, kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganoon din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaysa sa inyo. Amen. Sabi sa 8, mga kapatid, sinabi ng Panginoon, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. Yes. Amen. Praise God. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Praise God. Amen. Kung iniisip natin mga kapatid na pag nag-aaral tayo, napaka-advance na natin mga kapatid, pero hindi mga kapatid. Mas advance pa rin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Ang pwede po ng ating pag-usapan mga kapatid, His ways are higher than our ways. Yes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po ang lahat mga kapatid sa ating midweek service. Praise God. Yung iba ay naantok na, yung iba pagod pa galing sa trabaho mga kapatid. Pero maglaan tayo ng time para sa Panginoon. Yes. Galing din kami sa trabaho mga kapatid, pero meron dapat tayong oras para sa pagbabahagi ng salita ng Diyos at oras para sa ating Panginoon. Amen? Amen. Maraming tao sa mundo mga kapatid ang napapariwara ang buhay dahil sa sinusunod lamang mga kapatid yung kanilang mga sariling pamamaraan ng pagyaman. Amen? Paraan na sa sarili lamang mga kapatid at hindi paraan sa paraan ng Diyos. Mm-hmm. Ang paraan ng tao ay may isa larawan mga kapatid sa isang saluwikain mga kapatid na sinasabi, batas ng imbudo ang nais ipatupad. Madali ang papasok, palabas ay mahirap. Amen? Yung parang napakaluwag yung papasukan ng mga kapatid. Pero pag lumabas ka, mahirap na. Amen. Sa law ay kanya, mga kapatid, I never heard, pero nabasa ko yan mga kapatid sa, ano, sa post mga kapatid na napakaluwang nga mga kapatid sa paraan ng tao, napakadaling pumasok, pero paglabas, napakahirap. Kabaliktaran niya ng kagustuhan ng Panginoon na makitid ang daan mga kapatid, pero pagdating sa dulo niya mga kapatid ay buhay mo walang hanggan. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang parang tao mga kapatid ay ang paraan ng mga tao mga kapatid usually yung pagkamkam, pagiging makasarili, amen, pagkagahaman, pagkuha ng mga hindi naman sa kanila, pagtanggap mga kapatid ng mga bagay na hindi naman kailangan, pagnanakaw, panluloko, at iba pa mga kapatid. Ito yung espiritu ng pagkuha ang umiiral sa kanilang mga puso. Hindi ito nalalayo mga kapatid sa paraan ng pagyaman ng kaaway. Amen? Hindi ito katulad mga kapatid ng kagaya ng kagustuhan ng ating Panginoon mga kapatid na tayo dapat mga kapatid ay yung bunga mga kapatid ng ating mga pinaghirapan ay makamtan natin mga kapatid pag tayo ay nagsumika. Praise God. Nang si Jesus ay nasa lupa pa, tinukso siya mga kapatid ng kaaway. Amen? Ipinakita sa kanyang lahat ng kapangyarihan
at kayamanan sa ibabaw ng lupa. At sinabi nga sa kanyang mga kapatid na sinasabi, ang lahat ng mga ito ay binigay na sa akin, sabi ni Satanas, mga kapatid. Amen? Diba, ang salibutan, mga kapatid, ay pag-aari na ni Satanas. Amen? At sinabi sa kanya, sinabi niya sa Panginoon, ibibigay ko sa iyo lahat ang mga bagay na ito, luluhod ka lang sa akin. Sabi niya, mga kapatid. Pero ang sabi ng Panginoon, nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Amen? Praise God. Ang paraan ng tao ay ang pag-iisip niya sa ang may-ari ng lahat ng kanyang ari-arian ay nakuha niya ito, mga kapatid, sa sarili niyang pamamaraan, hindi sa pamamaraan ng Diyos. Mga kapatid. Kumbaga, iniisip niya parating, mga kapatid, na dahil yumaman siya, ito yung sarili niyang kakayanan. Amen? Nagsikap siya sa kanyang sariling paraan, kaya nagkaroon siya ng magandang buhay, mga kapatid. Amen? Praise God. Ang akala niya, mga kapatid, siya ang Panginoon ng sanlibutan. Ganon si Satanas eh. Pero hindi niya alam yung pinagmulan nung tinatangkilit niya, galing niya sa Panginoon. Amen? Nakakalimutan niya yung mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Walang pag-iingat, mga kapatid, at pangangalaga ang maraming tao sa mundo, mga kapatid. Praise God, sa sanlibutan ito. Para yumaman, ginagawa ang lahat ng paraan. Kahit na maling paraan, ginagawa para lang magkapera, mga kapatid. Para lang magkaroon ng sinasabing property or something, mga kapatid, na makakapagpasaya sa kanya. Praise God. Sobra talaga, mga kapatid, ang ugali ng tao, lalo pagka wala sa kanya ang Panginoon. Tinuturo, mga kapatid, ng Bible na ang tao, mga kapatid, ay totally depraved. Deprived, mga kapatid. Praise God. O buong-buong pagkasira ng pagkatao dito, mga kapatid. Praise God. Pag nandun ka na sa kalagayan na yun, mga kapatid, yung parang bagang sinasabi mo sa sarili na hindi mo na kailangan ng Diyos. Kasi ikaw pa lang, kaya mo na. Amen. Praise God. Lahat ng iniisip ng tao ay pawang pansarili. Kaya nga, kailangan ng tao mailigtas ng Panginoon mula, mga kapatid, sa mga naidulot sa atin ng ating kaaway. Praise God. At saka yung mga sarili natin desisyon sa buhay, mga kapatid. Ang binubunga ng paraan ng tao ay pagkasira ng relasyon nito sa Diyos, mga kapatid. Sapagkat iba ang paraan ng Diyos sa paraan ng tao. Ang paraan ng Diyos, mga kapatid, ay gusto niyang ibigin natin ang kapwa natin. Ang paraan ng tao ay puro pansarili lamang, pero ang paraan ng Diyos ay para sa lahat. Maligtas ka lamang. Amen? Ang paraan ng Diyos para sa atin, mga kapatid, ay kabaligtaran ng paraan natin na ginagawa natin sa buhay natin, mga kapatid. Ang paraan ng Diyos ay paraan ng karunungan at pagbibigay. Amen? Ang paraan ng Diyos, mga kapatid, na itinuturo sa Biblia, praise God, ay magmahalan. Sambahin ng Panginoon. Praise God. At wala nang iba. Pero kabaligtad rin sa kagustuhan ng tao, mga kapatid. Amen? Minsan, dahil sa sobrang yaman ng tao, mga kapatid, hindi niya na kailangan magsamba, hindi niya na kailangan magpuri sa Panginoon. At lagi naman niya sinasabi na bukang bibig niya na nag-pray naman ako. Humihingi naman ako ng tawad sa Panginoon. Pero hindi kasi nakikita, mga kapatid, sa gawa. Hindi nakikita, mga kapatid. Praise God. Marami ako nakakausap, mga kapatid, sa labas. Pagka nandiyan ako sa labas, mga kapatid, Pastor, paano ka nakaka-akay ng miyembro mo kung yung mga nakaraan naman ay napakahirap? Sabi ko, hindi po kasi tao hindi wala po tayong kakayanan. Ang Panginoon lang talaga may kakayanan para baguhin ang kaisipan ng bawat isa. Amen. Wala tayong sapat na paraan, kundi ang Diyos lamang talaga ang gagawa ng paraan para ang tao ay mapasunod. Amen. Sapagkat tayo ay tao lamang, mga kapatid. At ginagamit lang tayong instrumento ng Diyos sa kanyang ubasan. Praise God.
dapat mga kapatid na sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, sa kanyang kautusan. Praise God. Ang utos ng Diyos sa tao ay mahalin ang bawat isa. Hindi inutos ng Diyos na maglasing, pagkatapos malasing, mamatay, magpakamatay o patayin mga kapatid. Ang utos ng Panginoon ay humayo at magparami. Praise God. Hindi inutos ng Panginoon na magsakitan, hindi para saktan ng bawat isa, kundi pairalin ng pag-ibig sa kalagitnaan ng bawat isa mga kapatid. Amen. Hindi tayo ang may-ari ng ating mga sarili, kaya atin itong ingatan. Yes. Praise God. Sapagkat tayo ay mga katiwala o tagapangasiwa lamang sa mundong ito mga kapatid. Hindi natin pagmamay-ari mga kapatid. Amen. Praise God. Mananagot tayo sa Diyos balang araw dahil sa makasarili nating paraan. Lahat ng ating paraan ay walang kabuluhan kung hindi natin ito isinasamuni sa ating Panginoon. Amen. Ang Panginoon ang gumagawa ng lahat sapagkat hindi siya nag-aksaya ng panahon nung tayo ay makakilala sa Kanya. Yes. Hindi sinayang ng Diyos yung oras niya mga kapatid na sinusubaybayan tayo bawat segundo ng ating mga buhay mga kapatid. Amen. Kahit na iba yung ginagawa natin, iba yung way natin mga kapatid, praise God. Ang Diyos ay hindi nagsasawang mahalin tayo, hindi nagsasawang bantayan tayo, hindi siya nagsasawang pagpalain tayo mga kapatid sa kabila ng ating mga pagsalamsan. Praise God, napakabuti ng ating Panginoon. Gusto ng Panginoon mga kapatid na maligtas tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Ang paraan ng ating Panginoon ay ang ibigay ang kanyang sarili para sa ating mga nagawang kasalanan mga kapatid. Ang paraan ng ating Panginoon ay ibigay ang kanyang panahon para sa iyo at para sa akin at para sa ating lahat. Magsisilamang tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Amen? Mahirap magbigay ng oras mga kapatid sa isang tao mga kapatid na sa tingin mo ay hindi mo naman siya maaakal. Ang hirap maglaan ng oras sa isang tao mga kapatid na wala ka namang mapapala. Pero alam niyo ang Panginoon mga kapatid, kahit na sa tingin ng ating mga mata sa ibang tao na walang halaga mga kapatid, pero naglala ng Diyos ng oras, yes. Babago lamang tayo mga kapatid, babago ka lamang, babago lamang ako, naglala ng Panginoon Diyos ng oras sa ating mga kapatid. Amen? Praise the Lord! Jesus mga kapatid! Ang nagtatag ng simbahan upang sa ganon, merong isang lugar na ating dapat puntahan para makapagpuri at ang pangalan niya ang ating sasambahin mga kapatid. Yes. Hindi gumawa ang Diyos ng mga diskohan, wala sa Bible yan mga kapatid. Hindi gumawa ang Diyos ng mga bahay aliwan na kagaya ng ginagawang paraan ng isang mamamayan o isang negosyante mga kapatid. Sa halip, nagtayo ang Diyos ng isang iglesia para doon natin siya kakatagpuin mga kapatid. Doon natin kakatagpuin ng Panginoon. Doon natin sasabihin ng lahat ng ating mga kahilingan. Ang paraan ng Diyos para sa ating kaligtasan ay dapat nating pasalamatan sapagkat ang hangad lamang niya ay yung ating kaligtasan. Kaligtasan ng bawat isa. Amen? Ang paraan na ginagawa ng Diyos mga kapatid ay hindi natin matutumbasan. Yes. Ang paraan na ginagawa ng Diyos para sa ating mga kapatid, kailanman hindi natin mapapantayan. Amen. Praise God. Kaya ang dapat natin gawin mga kapatid, magpasubmit tayo sa Panginoon. Isuko natin ang sarili natin sa Diyos. Isuko natin ang ating mga kaisipan sa Panginoon. Huwag tayong magre-reserve mga kapatid ng sarili nating desisyon. Huwag tayong maglilihim sa Panginoon. Sabihin natin kung anong nararamdaman natin sa Diyos. Yes. Sabihin natin mga kapatid, magpakumbaba tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kung hindi natin kaya ang isang bagay, aminin natin sa Diyos. Huwag tayong maging ma-pride mga kapatid. Amen? Kasi habang nagkakaroon ka ng pride sa sarili mo mga kapatid, hindi mo ma-accept na mahina ka, hindi mo ma-accept mga kapatid na hindi mo kaya, ay lalo kang napapahamak. Amen? Pero kung tinatanggap mo mga kapatid na mababa ka, nagpapakababa ka, humble ka lang mga kapatid, lalo kang itataas ng ating Panginoon.
Amen. Praise God, sapagkat ang Diyos nakikita niya naman lahat ng bagay. Praise God. Amen. Sinabi ng Panginoon, mga kapatid, sa Isaiah chapter 55, lumapit kayo, lahat kayong nauuhaw. Narito ang tubig. Kahit wala kayong pera, lumapit kayo at kumain. Hali kayo, kumuha kayo ng inumin at gatas, walang bayad. Amen. Ang Diyos nag-o-offer, mga kapatid, ng mga pagkain, nag-o-offer siya ng mga bagay na pangangailangan natin, mga kapatid. Pero kung ang tao, yung paraan ng tao ng pag-o-offer, mga kapatid, dapat may kapalit yan. Pero ang Diyos, sabi niya, walang bayad. Amen. Ganun kabuti ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. At sabi niya, mga kapatid, sa verse 2, bakit ninyo ginugugol ang inyong mga salapi sa mga bagay na hindi makakain? Bakit ninyo inuubos ang mga sweldo nyo sa mga bagay na hindi makakapagbusog sa inyo? Makinig kayo sa akin at makakain kayo ng masasarap na pagkain at talagang mabubusog kayo. Yan yung salita ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Verse 3, lumapit kayo sa akin at makinig para mabuhay kayo. Amen? Gumawa ako ng walang hanggang kasunduan sa inyo. Ipapadama ko sa inyo ang pag-ibig ko at awa na ipinangako ko kay David. Amen? Yung pangako ng Diyos hindi nagbabago magmula ng panahon ni David hanggang sa kapanahonan natin ngayon, mga kapatid, pandemic, ay hindi nagbabago ang pangako ng ating Panginoon. Praise God. Amen. Thy word is a lamp unto my and unto my feet and a lamp unto my path. Amen. Praise God. Ang ilaw, mga kapatid, narito sila, mga kapatid. Ang ilaw, mga kapatid, ay nariyan sa unahan natin. Alam niyo kung sino yun? Si Jesus Christ. Amen? Yung dilim, mga kapatid, na tinatahak natin, ang magiging ilaw natin ay ang ating Panginoong Jesus. Amen? Sa punto ng buhay natin, mga kapatid, na parang wala tayong direction, yung dilim. Ilagay mo ang Panginoong Jesus sa unahan para magkaroon ng liwanag. Ilagay mo ang Panginoong Jesus sa yung unang mga desisyon, mga kapatid. Sa mga desisyon, mga kapatid, ilagap mo sa Panginoon yun. Ibigay mo sa Panginoon at magkakaroon ka, mga kapatid, ng direction. Pag wala ang Diyos, mga kapatid, wala kang direction. Amen. Kung wala ang Diyos sa iyo, mga kapatid, at meron kang mga sariling desisyon, mga kapatid, yun yung tinatawag na sarili mong paraan na hindi mo inilalok sa Panginoon. Praise God. Sa verse 4, sabi niya, mga kapatid, ginawa ko siyang tagapamahala, pinto ko niya si David, mga kapatid, ng mga bansa. At sa pamamagitan niya, ipinakita ko ang aking kapangyarihan sa kanila. Tatawagin ninyo ang mga bansang hindi nyo kasama at magmamadali silang lalapit sa inyo dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, ang nagbigay sa inyo ng karangalan. Amen? So kung kilala mo ang ating Panginoon, kung kilala mo ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid, amen? Siya yung Diyos na nagbigay sa iyo ng karangalan. Amen? Imagine, mga kapatid, pag tayo ay nasa crowd, mga kapatid, or nasa loob tayo ng opisina natin, mga kapatid, hindi nila magagawang mabiro ka, mga kapatid, ng mga malalaswang bagay dahil alam nila na iba ka. Amen? Hindi ka nila ma-joke, mga kapatid, ng mga green jokes kasi alam nila, Kristiyano ka. Amen? Hindi ka sila makapagbiro sa iyo, mga kapatid, ng mga green jokes, mga kapatid, o mga malalaswang mga salita sapagkat alam nila ay born again to, hindi to kagaya ng iba dyan. Amen? So meron tayong distinction pagdating, mga kapatid, sa labas. Basta kilala natin ang Panginoon. At yun yung tinutukoy ng Diyos na karangalan. Amen? Lumapit na kayo sa Panginoon at tumawag sa Kanya habang naririyan ko siya para tulungan kayo. 7, talikuran na ang mga taong masama, ang masasama nilang ugali, at baguhin na ang mga masasama nilang pag-isip. Magbalik loob sa Panginoon natin Diyos.
dahil kaawaan at patatawarin niya ang lahat. Amen? Sa sinabi ng Panginoon, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. Papunta pa lamang tayo pabalik ng Panginoon. Amen? Ganon kapangyarihan, ganon makapangyarihan ng Diyos. Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganon din kalayo ang aking pamamaraan sa pag-iisip ninyo. Grabe mga kanina, iniisip pa lang natin, meron agad binigay ang Diyos. Ito yun talaga. So, salamat sa Panginoon mga kapatid. Huwag natin isipin parati mga kapatid na kaya natin. Kaya natin, kasama natin ang Panginoon. Amen. Kaya natin gawin ang isang bagay, kasama natin ang Diyos. Yes. Amen. Pag ay nagawa natin mga kapatid ang isang bagay na hindi natin kasama ang Diyos, pinapahamak din natin yung ating sarili. Pinapahamak din natin mga kapatid yung ating mga desisyon. Amen. Madalas mga kapatid, nagkakaroon tayo ng problema at ang ending, sisihin pa natin ang Panginoon. Pero sa una pa lamang, hindi natin inusulta sa Diyos. Amen? Kaya sa una pa lamang mga kapatid, dapat sabihin na natin sa Panginoon. Praise God. Ang paraan ng tao ay hindi kagaya ng paraan ng Diyos. Tama. Sapagkat ang Diyos mga kapatid, alam niya na lahat ng bagay. Ikaw hindi pa. Ako hindi pa. Amen? Kaya lahat ng bagay, lahat ng karunungan, hilingin natin sa Panginoon. Amen? Salamat sa Panginoon at tayo tumayong lahat mga kapatid.